Hello guys! Welcome to Liam and Danny's channel, and this is Len. Dun sa mga past and previous namin na video, nakita nyo yung balcony namin. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga plants na nandito sa balcony namin. So, nandito tayo ngayon sa balcony namin. Ito yung parang family room namin. And then, andito rin yung mga plants na ayaw sa loob. Kasi nga, ayaw sa loob ng bahay namin. Kasi nga, nakukulangan sila sa light requirement. So, yun. Simulan natin sa mga plants na nandito muna sa loob. So, na plant namin is na nandito is yung rubber tree. So, this is a green rubber tree. Dati, nandito, nasa loob ng bahay namin to. Kaya lang, nag-droop siya. So, parang, as in, bumaba talaga yung leaves niya. Akala namin, mamamatay na siya. So, ang ginawa ko, nilagay ko muna siya dito sa balcony kasi nga dito maaraw, saka pwede siyang maulanan kaagad. So, ngayon, siguro mga after 1 month, naging ganito na siya, bumalik na ulit siya. So, ngayon, okay na siya, nilagay ko muna siya dito sa loob para naman may parang pang-decor. Yan, so, hindi ko pa siya nalilinisan. Saka, buti na lang, happy ako guys, kasi nga, nabuhay na siya ulit. Kasi ang mahal ng rubber tree ngayon. So, ito parang nabili ko siya ng 1,500 dati. So, di ba? And then, meron siyang, ito, sana maging, ano ulit, new leaf. So, hoping na magkaroon ulit siya ng new leaf. And then, our second plant here is yung fidelip. Fidelip, may kwento din siya. Ayaw niya rin, dati nasa room ko siya. Kaya lang, ayaw niya rin doon. So, naglagas siya ng leaves. Siguro mga 3 leaves yung nilagas niya. Kaya as you can see, ang dami niyang black spots dito, oh. Ayan. Yan. So, ang dami niyang black spots. Tapos, ito, itong pinakamalaki na to, siya yung pinakabagong leaf. Sabi kasi dun sa na-research ko, kapag may mga black spots siya, nakukulangan siya sa light. So, para ma-save ko siya, nilagay ko ulit siya dito sa balcony. So, mga after 1 month naman, okay na siya. And then, siguro mga last week lang, magkaroon siya ng bagong leaf. So, natuwa naman ako. And I hope meron din ulit siyang bago. So, here. Ayan. So, sana magkaroon ulit siya ng bago. So, nabili ko din to ng parang 1.5. Ang mahal, no? Mahal talaga sila. Kaya, pag meron tayo nitong alagaan natin mabuti. Third plant. Actually, third, fourth, and fifth. Meron isang variety lang sila. This is a petunia. So, may mga petunia kami dito. Favorite naming alagaan yung petunia. So, meron kami dito sa balcony. Meron din kami sa baba, sa bahay namin, saka sa rooms. Ito yung green variety. Ayan siya. And then, naka-double pot lang siya. Kasi madali lang naman talaga siyang alagaan. Saka, ang cute ng planter namin. Ayan. So, and then yung second na petunia na nandito is yung siguro parang pink? Ano? Red. Ito yung red. Ayan. So, nakalagay din siya sa magandang planter. Naka-double pot lang siya. And then, yung pangatlo is itong pink. Ito pala yung red. Tapos ito. Ito yung dark pink. Tapos ito yung red. Ayan. So, madali lang to alagaan. Malalaman mo siya kapag didiligan mo na siya. Nagdadrama siya. Drama queen to eh. So, bumababa yung mga leaves niya. Or, malalaman mo siya pag hinawakan mo siya kasi matigas siya kapag hindi pa niya kailangan ng tubig. Pero kapag lumambot na siya, ayun, kailangan mo na siyang diligan. So, konting-konti lang yung, ano niya, yung dilig. And then, meron tayong klase ng mga photos. So, ayun pa isa. At saka yun. Saka yan. So, hinang ko lang siya.
So, marami dito sa bahay namin yung naka-basket siya na ganyan kasi gusto ko maganda siya tingnan. So, itong photos na to ay tinatawag na Marble Queen. Ayan. Ganyan yung variety niya. Then, ito naman yung jade. Pero parang philodendron to eh. So, baka may magsabi, yes, this is a philodendron. Pero, yun nga, sabihin na lang natin photos, diba? So, green siya. Ito. So, pag, ayan, medyo siguro konti na lang siya. Pero may mga bago naman siyang ganyan. So, ganyan talaga pag nag-aalaga. May namamatay na deals. Ganun. Then, ito naman ay Philodendron Brazil. Ayan. So, yan. And then, next plant natin is yung Calathea. Ito yung Severina. And then, another one. Yan. So, nandito sila sa loob kasi ayaw nila ng maaraw. So, gusto nila yung parang shaded sila. So, pag na ganito na siya, kagaya nito, kailangan na niya ng dilig. So, mamaya, didiligan ko na siya kasi matakaw to sa, ano, sa tubig. Yan. So, punta na tayo sa labas para sa ating mga rare plants. So, ito yung aming mga plants sa mga outdoors. Ayan. So, simulan natin dito. So, ganda ng quotes namin, guys. Life doesn't have to be perfect to be wonderful. So, yung favorite naming plants, actually, ito yung pinaka-favorite ko. Huwag yung sasabihin sa iba. Kasi ano to? So, Pilea. This is a Pilea. Mahal ko siya nabili, guys, kasi rare talaga to. Nung una ko siyang nabili, parang tatlong leaves. Ngayon, ilan na lang siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, 8 na siya. Imagine mo. In 1 month, 8 leaves na siya. So, this is a money plant, friendship plant, UFO plant. Yan. So, ano daw ito? Pag meron ka daw nito, usually, kapag nagkakaroon na siya ng mga maliliit na babies, yan, pwede mo siyang ipropagate. Tapos, pwede mo siyang ipamigay sa mga kaibigan mo. Kaya siya tinawag na friendship plant. Pero sa ngayon, eh, wag muna. So, palakihin muna natin siya. Another one is, hindi ko alam kung enjoy siya, giant enjoy, o yung tinatawag na pearl and jade. Pero, mas malaki siya sa enjoy. Kasi ganito yung enjoy. Yan, diba? So, yan. Parang magkaiba naman, diba? Parang magkaiba yung mga leaves nila. So, medyo nakakalito yung variety ng mga enjoy. Yan. So, dito sa rack na to, mostly mga photos. So, ito yung silver satin. Oh my God, may kumain. Hindi natin alam. May kumain ng ano, ng silver satin, guys. May nagutom. So, ayan. And then, ito. Golden photos. Ayan siya. So, nagko-collect talaga kami ng mga photos kasi nga favorite namin siya. And then, Marble Queen. Tapos ito, golden pa din. Ayan. And then, Enjoy. And then, Silver Lady. Basta parang mga silver satin pa din. And Mandula. Tapos, dito naman sa rack na to ay... ito, Neon photos to. Ayan, nakalagay siya sa pot. Tapos, ito ay pink syngonium. So, hindi siya ganun kaganda, pero ganun naman mga plants talaga. And then, another rare is gigas. So, velvet yung ano niya, yung leaf niya. Ayan, velvet siya. Medyo mahal din siya. Parang, nakalimutan ko na kung magkano, pero lalagay ko na lang. So, ayan. Pero, mabilis din siyang mag-grow kahit ganito lang siya kaliit na pot. Kasi parang dati, parang tatlo lang din siya or apat. So, ngayon, ang dami na niya. And then, another rare is Ficus Audrey. Ayan. Ganito lang talaga siya kaliit. As you can see, guys, oh. Liit ng pot. Diba? Ayan. Naka-double pot lang talaga siya. Kasi ayoko siyang ma-stress. Yung mga rare plants ko, ayoko ma-stress. So, nagawa ko, dino-double pot ko lang siya. And then, syempre, ito, isa pang favorite kasi
Ang ganda din niya, guys. Oh. This is Philodendron Micans. So, Micans na lang. Ang hirap kasi nilang is sabihin. So, nung una din, maliit lang siya. Pero ngayon, ang dami na niya. So, yan. And then yun, oh, thriving na Brazil compared dun sa nasa loob. And then, dito naman sa likod, ayan, yung mga kalitya. Kasi nga, di ba, yung mga kalitya is ayaw nila nang naaarawan. So, hirap na hirap akong alagaan itong mga to. Pero, minsan okay, minsan hindi. So, hindi ko alam yung mga variety masyado. Pero ito, this is Dotty. Ayan. Ganda sana niya, kaya lang hindi ko alam kung paano. Hindi ko mahuli. And then, ito, Severina. Dati, ano to, nasa CR siya. Tapos, hindi siya maganda. Kasi nga, lagi siyang may crispy leaves. Pero ngayon, ayan, ang ganda na niya. Tapos, ito, hindi ko talaga, hindi ko alam. So, hanapin ko muna and then lagay ko na lang. Yan, so, ito kalitya. Ito, pinstripe. Ito yata yung Maranta. So, lahat sila prayer plants. So, yung mga prayer plants, paggabi, mataas yung mga leaves nila para nag-pray. Kaya sila tinawag yung prayer plants. And then, next is yung mga rock natin ng rare ulit. Oh, sabi sa'yo guys, may kumain, may nagutom, ala. May nagutom, kailangan hanapin natin. Oh, hi! Ano ba? Ayun! Ayun nga, tingnan mo guys. Andito siya yung salarin. Ayan. Tatanggalin natin siya mamaya. Kinain niya. Nakakain na siya doon. Nakakain pa siya dito. Eh, sayang naman itong glorious natin. Eh, mahal pa naman ito. Sobrang ano ito. Lumala ito. Mahalia pentas din siya. So, maliit lang din siya nung nakuha ko. And then ngayon, may bago na naman siya. Ayan. So, glorious to. Ito naman yung Foya Carey. Ang ganda ng leaf niya. Heart talaga siya. Yan, kahit yung small niya, oh. Yan. Then, ito, na hindi ko alam, kasi parang, na ano siya, na nahugot siya. Kasi ang lakas ng hangin nung isang araw, yun, nalaglag siya. Ito yung Monstera Dubii. Tapos, meron ako ditong mga photos na pinagsama-sama ko. Ayan. Ito naman ay klase ng Syngonium din. Ah, tapos itong dalawa, itong tatlo is klase ng Monstera. Itong dalawa, baby Monstera sila. So, nung nakuha ko siya, guys, ano pa lang siya, parang dalawa lang siya. Ngayon, apat na siya. So, sana lumaki pa siya kasi nga, meron kaming Monstera 1 year ago. Pero, ngayon, ano na siya, papatay na siya. Hindi ko alam kung bakit. So, bumili na lang ako ng maliit kasi nga, ang mahal ng Monstera ngayon. So, hopefully. Tapos ito yung Monstera din siya. This is called Tetrasperma. So, dati parang dalawa lang din yung leaves niya. Yung mga leaves niya. So, ngayon, nadagdagan na siya ng tatlo. Ayan, diba? Ang ganda-ganda nila, no? Na ako nang bumili ng pole para pataas siyang ganun. And then, ito yung Briandum? Basta ganon. So, bilagay ko na lang, hindi ko maalala. Pero, mahilig talaga ako sa heart leaf. Mga ganyan. So, maganda din siya. Then, ito, Gracilee ito. Heart din siya. Ayan. So, marami na rin siyang growth. Tapos, ito naman, Monstera Adansuni. Ayan. So, ano, akala ko nga mamamatay na to eh. Kaya lang, nag-grow naman siya. So, kakakaiba siya kasi ang liliit to. So, yung iba kasi ang lalaki. And then, meron kami ditong caladium na pink, yan. And then, mayana, yung namumulaklak. And then, syempre, yung aming spider plant na favorite din kainin ng mga balate. Sorry po. Ayan. So, ito naman is yung
Begonia, Cracklin Rosie. Ayan, so meron siyang bago. Ayan, ito at saka ito. Ayan. Tapos ito, begonia din siya, kaya lang parang mamamatay na siya. Sana naman hindi, kasi hindi ko alam kung anong problema niya. Pero sana meron, ayan o, siguro naman mabubuhay din siya. And then ito is goldfish. Wala pa kasi siyang, yung ano niya, yung parang flower niya, mukha siyang goldfish. Kaya lang hindi natin makikita kasi hindi pa siya nag-flower ulit. Yan. And then, another photos ulit. So, marami kaming photos dito. Ginawa namin hanging. So, ito, neon. Then, mandula. Then, Brazil. And tapos ito, golden photos. Yan. And then, the other one is jade or yung heartleaf philodendron. Tapos, meron kami dito string of hearts. Ayan. Ganda niya. Saka ano, hindi to alagain. Spray-spray lang siya. Tapos, may mga ano siya. Pero ito yung variety na parang green, dark green. Meron kami sa baba. Yung kulay niya is, ano, mas lighter dito. Ayan. And then, marami kami dito mga nakahang na pang outdoors. Ito. Ito yung Wandering Jew na lilac. Tapos ito, Wandering Jew din siya, pero purple. Ay, hindi. Oo, parang ganun, purple. And then ito, mga petunia. Yan, yan. Yan. Ito naman ay wax ivy. Yan. So, yan. Marami kami yung mga petunia na yung iba eh malapit nang magpaalam. Yan. And then, here, meron kami yung syngonium. Tapos syngonium, syngonium, syngonium. Diba? So, ang dami namin syngonium. Pero ito, oh, tingnan mo naman. Ang dami-dami niyang, ano, bagong leaf. Mga bagong leaves. Ayan, nagtatago lang sila. And then, caladium. Ang ganda, diba? Oh. Caladium, caladium din. Ito din. Yan. And then, ito. At saka ito. Ayan. And then, the rest is yung outdoor namin. Ito, bougainvillea, asinia, ito mga roses, dahlia. Ito ano to, Singaporean vine. So, makikita mo siya, trailing down siya. Ayan. Ito ay mandevillea. So, red. And then, we have yung white. Ayan. Mandevillea din siya. Ang flourish niya talaga. Tingnan mo. Lagi siyang may mga bulaklak. Ayan. And then, snapdragon. Ayan. Snapdragon. Medyo ano sila. Hindi sila maganda ngayon kasi nga nag-uulan. So, nalulunod sila. Ayan, so meron na bagong uli yung bougainvillea. So, kagandahan sa bougainvillea, lagi siyang namumulaklak. So, ito yung dahlia. Ayan, di ba? Ang ganda. And then, ito mukhang naano na din. Binka. Dianthus. Ito yung mga dianthus. Yan. So, feeling ko, kulang na sila sa tubig. So, mamaya magdidilig na ako. And then ito, dati din siyang nakalagay sa loob ng bahay namin, pero nilabas ko siya. Ano rin siya? Ito parang mini rubber tree. So, nakalimutan ko ano yung pangalan niya. So, marami pong pet sa kapitbahay. And then ito, fern. Meron din kami fern. And then syempre, kalugod. Ayan. So, yan. So, ayan. Ito yung mga plants dito sa balcony namin. Pupunta kami lagi dito morning or afternoon. Mga ganitong oras para magpahangin, mag-swing-swing, ganyan. So, yun. So, ayan. Dahil kita niyo naman yung iba, didiligan ko na siya.
till next time, kung meron kayong question, let me know. And then, please don't forget to subscribe to our channel. And then, comment down lang kayo kung meron kayong request na makita dito sa aming bahay. So, I think this is the first day of the MECQ again. So, medyo matagal-tagal pa tayo sa bahay. So, ayun. So, let me know lang. And, bye-bye!